hindi ko siya kaya yakapin sa sobrang laki. Oh my God, this looks nice, grabe. Sa video na to, kakain tayo ng extreme. Nakatakot, baka mahulog. Spicy. This looks insane. Pork Buto-Buto Mountain dito sa Bangkok, Thailand. Samahan nyo ko i-challenge sa sarili ko, nakainin ang monstrous Thai street food na ito. Wow, ang laki nito. Look at that. Ready ka na ba? To rock! Ngayong araw, nagbabalik tayo dito sa pinakasikat na night market dito sa Bangkok, ang John's Fair, home of all over 700 stalls at hindi lang pagkain na makikita mo dito. Meron din mga damit at iba't ibang pasalubong. Pero, nandito tayo sa unang food spot natin at kakain tayo ng tinatawag na Leng Seb. This is a Thai street food featuring an impressive mountain of pork bones with tender meat in a full of green, spicy, chili, garlic broth. At kung last time, XL lang in order ko, eh ngayon, babawi ako at o-orderin kong XXL, which is ang pinakamalaki nila na nagkakahalaga ng tumataginting ng 1,500 pesos. Tara, tingnan natin kung paano i-assemble ito. Okay, pare, hindi to buto ng dinosaur, pero this looks extreme, this looks insane. Actually, para akong tourist spot dito. Para akong feel ko nasa zoo ako, pinagtitinginan at pinagpipicturan ako ng tao. Actually, hindi ako pinipicturan eh. Yung pagkain ko, yung in-order kong pagkain, kung sa pesos, 1,500 pesos to. Ito yung tinatawag na Leng Seb, parang ganun. So this is like a spicy pork bone soup dish. Ibang klase, higante. Nakakain na ako nito 2022 na nag-Bangkok ako. Pero ito, ibang klase. Medyo may mas budget na tayo ngayon. Pero hindi ko alam kung kakayanin ng chunk ko. Anyway, gawin natin. Look at this. Ang laki na. Kita mo naman yung plato. Hindi ko siya kaya yakapin sa sobrang laki. Oh my God, this looks nice. Grabe. Sige, gawin natin. Tingnan mo kayo sa bawo. Wow! Ganun-ganun ba rin? That's extreme green chili, that sourness, that spiciness. Yung pork bone stock, lasang-lasa mo rin. Parang umihigop ng ilaga na puro sili. Ito yung pinaka-catch dito. Paano natin kakainin? Kailangan ba natin ng strategy? Hindi ko alam. Siguro, hindi ko alam. Natatawa ako. Hindi ko alam paano sisimulan. Sige. Punta tayo sa... Grabe. Alam mo, para ano ito eh, kutkutin. Yung hindi talaga siya sobrang malaman, kailangan mong himayin talaga yung pinakakarne. Ayan, no? Sige. Okay, nakakuha ko dito. Kuha rin tayo dito. Ganun-ganun pa rin. Basically, parang ilagang buto-buto ng baboy. Malambot yung karne. Though, hindi na siya as fresh na gusto mo. No, okay pa rin naman. Gusto kong kumuha ng isang malaking bloke. Eto, to, to, to. Para ka naglalaro ng Jenga o kaya Uno. Parang kapag kakuha mo nito, ay baka mahulog, tas talo ka na. Nice pa rin, look at this. Nakatakot, baka mahulog. Okay. All of that green chilies. Tikman natin, cheers. Wow. Sobrang daming karne nun. Okay, doon sulit na sulit. I mean, in fairness, no? Sobrang lambot niya.
Kung tatanungin mo talaga ako, para lang kumakain ng ilagang buto-buto ng baboy, eto lang ay punong-puno ng sili. Tapos pansin ko ngayon, parang mas kaya ko siya, mas nangahangan ako last time. Patay konti, lagyan natin sili. Simple lang eh. Hindi naman siya yung overpowering na flavors. It's more on the experience talaga. Oh, wow, ang laki nito. Look at that. Sa mga nanonood ngayon, hindi ko alam kung anong reaction nyo sa ginagawa natin ngayon. Pero, sabawan pa natin. Feel ko tuloy parang 4 years old na naglalaro ng Lego. Ay, nakakatakot, baka mahulog! Ano, kita nyo pa ba ako? Ano, pwede ko magtagot-taguan dito. Sobrang laki ng parte, pero wala ganong karne. Wala gano. Ito, gusto ko lang din talaga pakita sa inyo na may ganito kalaking street food dito sa Thailand. Wow! Grabe! Diba? Pwede mo siyang paliguan parang baby. Punong-puno ng sili. Cheers! Okay pare, ngayon na sumipay ang anghang. Grabe, hanggang sa utak ko. Feel ko, naramdam ko yung sili. Siguro sa 100% naka 20% lang. Sobrang nakakabusog. Ang laki, ang anghang. Pero yun yan, don't get me wrong. I mean, malaki siya, pero buto-buto siya eh. So, hindi siya purong karne. So, yung 1.5 mo, masasabi ko, ano ba sulit naman, 1.5? Ang laki, lalo kung marami kayo, kung magtotropa kayo, pwede na. Pero dapat, meron kayong gatas o anghang. Masasabi sa inyo, kailangan nyo ng pasensya. Dahil pag umorder kayo at kumain kayo ng ganito, panigurado, maraming magpipicture sa inyo. Maraming medyo manggugulo. Pero kailangan ng pasensya. Okay pare, ibang klase yun. Busog na busog ako. Marami pang natira. Natatanong nyo pa sa anong gamit sa natira. So ginawa namin, hindi ko natin take out. Sabi ko dun sa staff, meron daw silang pwede pagbigyan. Siguro ewan, baka pulubi, ganyan. At sila na daw bahala. So di daw nila tatapon. And then, pinagkatiwala ko na lang. Kasi dali namin. Kasi pag take out namin, hindi na namin makakain. Kasi may mga shoot kami. Tapos sobrang laki din ng plastic. So pinagkatiwala ko na yung parang manager nila. Anyway, mabait naman. So pare, itong Judd's Fair, isa sa pinakamalaking modern night market dito sa Bangkok. At para tapusin itong episode na to, siguro kain tayo ng konting dessert. Anyway, hanap tayo next food trip. Wow, ang sarap! Okay, sarap yung dessert ko. Thank you, Juan. Okay, next pare. Ang sabi ko, dessert. Pero, iba yung nakita ko. Sundan natin yung extreme ng isa pang extreme. Meron tayo iba't ibang insects. Pare, meron tayo dito ng mga malilito worms, tipaklong, may ipis tayo doon, may crickets tayo. Meron tayo dito ng malalaking coconut worm. Order ako 100 pesos mixed bugs, pare. Ibang klase. Look at that. Tapos in-sprayan na yan ng toyo. Tapos, wow, may sili. Wow, kakaiba to. Yung kinain ko sa China to, walang ganito. Sige, ano bang unahin ko? Unahin natin tong worm. Yan, coconut worm. Nakakain na ako nito sa Vietnam, pero tikman na rin natin. Cheers! Oh, wow! Ang pungent niya! Parang bumaho yung lasa. Mas okay yung sa Vietnam. Hindi ko lang gano'n ko. Hindi ko lang kung pernito ba yun or what, pero hindi ko gano'n trip. Sige, ito tikman natin tong tikman natin yung tipaklong. Very meaty, salty, crunchy. Parang kumakain ng organ. Ito tikman natin tong worms. Ito parang ere lang. Parang kumakagat ako ng hangin na medyo malutong. Kung yung ibang ipis ay pinapatay nyo, ito, ikakainin ko. Ipis ba to?
mind over matter. Parang may mga foul taste. Hindi ko masabi. Anyway, kaya man, siyempre, kung tutusin, hindi naman siya sobrang enjoyable, sobrang sarap. For the experience lang din. Tata, kung pupunta kang Thailand, kung malakas loob mo, pakain mo sa kaibigan mo, o kung may kagalit ka, pwede mo rin pakain yan. Anyway, pare, harap tayo ng totoong dessert. Okay, pare, ito totoong dessert na talaga to. Meron na itong roti Thai, authentic Thai roti. Paulit-ulit ako dun. So, ito roti egg banana flavor to. Look at that. Look how creamy that is. Ito yung banana. Sobrang naging cream na siya sa dila mo. Parang isang gatas. Oh, sarap. Yung the perfect egg wrapper na medyo malutong, may konting chewiness, and then parang nalalasan mo rin parang kondensada. Actually, after that spicy pork bone soup, tapos yung mga exotic na insekto na yun, perfect panapos tong roti na to. Wow, sarap. Okay, parang huling kagad para sa inyo. Okay, pare, dito nagtatapos ang ating episode dito sa Jod Square, dito sa Bangkok, Thailand. Ibang klase yung bundok ng buto-buto na baboy na yon. Actually, sobrang anghang, ramdam ko pa rin yun. Pero sana nag-enjoy kayo doon, pati exotic food. Maraming salamat sa panonood. Si Chewy, marami pang kabang-kabang na Bangkok episodes para sa inyo. Isa pa, ako si Chewy, nagsasabing stay safe. Good night. Goodbye. Bang!